mga ka-kitchen. Ngayon, gagawa naman tayo ng taho. Una, gagawa muna tayo ng arnibal. Sa isang saucepan, ilagay natin ang ating brown sugar. Haluin po natin bago natin isalang sa medium high heat. Patuloy lang po nating hahaluin ang ating brown sugar para po matunaw ng gusto ang ating asukal. Idiretso lang po natin ang halo hanggang sa kumulo. Kumukulo na po ang ating syrup. Ilagay na po natin ang vanilla. At occasionally po nating haluin at hayaan nating kumulo pa hanggang sa medyo lumapot ang ating syrup. Okay na po ang ating syrup. Palamigin po muna natin ang ating syrups. At habang pinapalamig natin, simulan na po natin lutuin ang ating taho. Sa isang lutuan, ilagay na natin ang ating soy milk. Tingnan po natin bago natin buksan ang apoy. Siguraduhin po natin na natunaw ang ating unflavored gelatin at cornstarch bago natin buksan ang apoy. Haluin po natin ang ating soy milk hanggang sa lumapot. Idiretso lang po natin ang paghalo ng dahan-dahan at siguraduhin po natin na mahina ang apoy para hindi mabigla ang luto. Antayin na lang po natin kumulo at haluin po natin occasionally. Idiretso lang po natin ang paghalo hanggang sa medyo lumapot ang ating soy milk. Na pong kalapot, pwede na po nating patayin ang apoy at ilipat sa isang lagayan. Hayaan lang po nating lumamig at mabuo ang ating soy milk.
Buo na po ang ating taho. Pwede na po nating ilagay sa baso at pwede na tayong kumain. Ilagay na po natin ang ating taho sa baso. Lagyan natin ng sirup. Okay na po ang ating taho. Sana po nagustuhan ninyo. Maraming salamat po. At huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming Facebook page, Lutong Bahay Pinoy Recipe at iba pa. At mag-subscribe sa aming YouTube channel at Frida's Kitchen. Maraming salamat po.